Maganda, 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 magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyo, mga daddy ko, mommy ko, tropa ko, and welcome sa aking channel ay Daddy Ko World Channel. So, yun, panibagong araw, panibagong kwento na naman. At syempre, ito naman na ang pinakahihintay, mga sikat na. So, yun, ang pinakahihintay yung portion ay Daddy ko, 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 no? So, yun, for today, napag-isip-isip ko na pagkwentuhan since, ewan ko kung ano pa rin ito, no? Kasi nasa millennial age tayo, but ito, usong-usot, no? Pero meron pa rin naman talaga mga tao na ganito, no? So, ang Daddy Cool Real Talk ang topic natin ngayon is tanga ka nga ba talaga kapag pinili mo kung tama kaysa sa kaligayahan mo? Haba na yun, eh. So, yung tanga ka nga ba talaga kapag pinili mo ang tama kaysa sa kaligayahan mo? So, yun, tingnan natin ngayon kung ano, but yun. Tara, kumaya na lang ako gano'n. Tara, pintuhan tayo. And yun! Ayan, so yun nga, ang topic natin ngayon is tanga ka nga ba talaga kapag pinili mo ang tama kaysa sa kaligayahan mo? That's the big question. Ano nga ba talaga ang totoong meaning ng tama? Diba? Tama ba kapag... Kasi sinasabi ng marami, diba? Or ng mga magulang mo na ito ang tama, ito ang tama, ito ang tama, no? Sa lahat na kakilala mo, sinasabi ito ang tama, ito ang dapat mong sundin, yun ba talaga yung tama, diba? Paano mo nga ba masasabi na tama ang isang bagay o isang decision, diba? Yung ba yung tama ba dapat mong sundin kahit na nahihirapan ka, diba? O yung tama ba ay dapat mong ano ba tawag dito, piliin kahit na hindi bukal sa loob mo, diba? No? So marami hindi natin talaga purely or solely alam kung ano ang tama. Pwedeng sinasabi na tama yun, diba? Pwedeng sinasabi na tama yun dahil maraming naniniwala na tama yun, no? Or pwedeng sabihin tama yun kasi yun ang pananiniwalaan ng iba na tama, diba? But iba-iba tayo, eh. Iba-iba tayo ng pananaw, iba-iba tayo ng pag-iisip, iba-iba tayo ng interpretasyon sa mga bagay-bagay, diba? Kumbaga kasi naano lang tayo, nai-influensyahan tayo ng ibang tao. So hanggang sa pagtagal-tagal ng panahon, di ba? Parang yun na yung nagiging standard. Diba? Hindi na ako magbibigay ng kung ano, alam nila ako ano sinasabi ko. No? So, meron nag-pitch, meron talagang boss-boss sila, tapos nagbibigay ng mga examples, nagbibigay ng mga ganitong sitwasyon, ganitong sitwasyon. So, ang tao, naniniwala yan kapag na-experience din niya yung ine-explain ng ibang tao, which is yung ibang tao magaling sa ganun, di ba? Although kahit hindi niya na-experience, pero kaya niyang i-evaluate yung pwedeng maging maisip ng tao, talaga nakaka-encourage siya. Meron talaga yung ganun, eh. May mga tao na ang lakas mong encourage, di ba? Ang lakas makahatak ng atensyon ng ibang tao, diba? But kasi yun nga, sinasabi ko, iba-iba tayo ng interpretasyon sa bagay-bagay. Pwede sabihin natin na sa tulad na lang ng ano, eh, tulad na lang ng paggamit ng mga kama, tandang-patandang, no? So kung paano mo gagamitin yun, depende na lang paano sa'yo. Meron kasi na halimbawa isang sentence, no, pwede mo siyang sabihin na iba-ibang expressions, di ba? Pwede mo sabihin na, halimbawa, kamusta ka? Kamusta ka? Yeah.
Pwede mo sabihin sa kamusta ka, di ba? Oh, kamusta ka? Di ba? Tapos, pero namang medyo sarcastic. Oh, kamusta? Di ba? O, pwede mo naman sabihin pagalit. Oh, kamusta na? So, kung nangangamusta ka pero galit, pwede sa taong yun. Di ba? So, iba-iba eh. Iba-iba talagang way kung paano natin i-interpret ang isang bagay. So, parang ganun din. Diba? So, tayo, mga tao kasi, ano tayo eh, ano man yung matawag natin? Kapag hindi pure yung belief natin, naghahanap tayo ng matawag ito, ng itingalaing, diba? Which is, pagtagal-tagal, yun na yung inaakala natin tama. Diba? Nagigets nyo yung gusto ko sabihin. O, kaya ko lang nakakalat. No? So, yun na, halimbawa na lang, so hindi na tayo ng panahon. Kailangan suportahan mo ang kapatid mo hanggang graduate. Diba? Eh, paano kapag ang kapatid mo 10? Diba? Hihintayin mong graduate natin, ano, ilang taong ka na? Diba? No. So, ipagpapaliban mo yung sarili mo para sa mga kapatid mo, yun yung inaano nilang tama. Diba? Yun yung tama dapat. Which is, sa akin, wala yung problema dun. Diba? But, hindi naman ibig sabihin mo na isasantabi mo na yung kaligayahan mo. Diba? Isasantabi mo na yung chance mo na magkaroon ng sariling pamilya para lang sa mga kapatid mo. Or hindi lang para lang, you know? Para sa kapatid mo. Diba? Wala naman problema dun. Tutulong ka pa rin, magano ka pa rin. Diba? Mababawasan lang. Diba? Pwede mong isang ipagpaliba ng matapos yung una, pangalawa, ganyan din. Siyempre, magtatrabaho yan, di ba? Parang, hindi ka titigil sa pagtulong. Di ba? Yun yung inaano ko. Yun yung sinasabi ko dito, no? Hindi ka titigil sa pagtulong, hindi mo sila papabayaan, di ba? Or what? Kasi yun yung tama na sinasabi. Yun yung tama na sinasabi ng mga katang tao. Tumulong ka sa pamilya. Kasi, tinan mo, sa ibang bansa, 18 years old, di ba? Kanya-kanya na. Di ba? Pagtungtong mo lang 18, magkanya-kanya na. So, sa atin, since yun ito naniniwalaan natin tama, di ba? Na tumulong ka hanggat makatapos yung ano mo. Di ba? No? So, yun yung iniisip natin tama, which is, sa ibang lahi, hindi naman ganun. Di ba? So, para sa kanila, pag na-age of 18, magsimula ka na magsarili. Kaya lang dito sa Pilipinas, yung mga sa atin, no? Hanggang tumanda na, nag-anak na, nandun pa rin sa magulang. Umaasa pa rin sa magulang. Yan. Kasi yun yung iniisip natin na tama. Na kapag pamilya, tulungan. Diba? So, yun. Yung iniwala tayo, simula pa rin ng doon na gano'n, gano'n ang ano natin eh, gano'n ang thinking natin eh. Diba? So, paano mo nga ba nasabing tama yun? Which is, yung ibang lahi, hindi naman gano'n yung ginagawa. So, diba? Yun yung parang naiisip ko. So, yun yung basic ko. Example. So, isasantabi mo ba yung kaligayahan mo? Or, tanga ka nga ba talaga? Kapag pinili mo ang kaligayahan, yun kasi yung ano, kapag pinili mo ang kaligayahan kaysa tama, diba? So, para sa akin, hindi ka tanga. Diba? Mahirap kasi na isasantabi mo yung kaligayahan mo para lang sa mga bagay na sinasabi ng ibang tao o ng kahit ng pamilya mo na tama. Diba? Isasantabi mo yung chance. Diba? Yung chance na lumigaya ka. O diba kapag lumigaya ka naman, hindi mo naman sila makakalimutan. Diba? Nandyan ka pa din. Tuloy-tuloy lang sa pagsuporta sa kanila, but kasi ang mga thinking ng mga tao, lalo na ng pamilya, di ba? Ang thinking ng ibang tao sa'yo is parang wala ka. Mas inuuna mo yung sarili mo kaysa sa tama. Di ba? So, i-judge ka ng i-judge na ganito, ganyan, tapos ano? Wala. Ikaw, bandang huli, pagtanda mo, magsisisi ka. Diba? Ang hirap nung mga tropa ko. Ang hirap nung pagtanda mo, tapos
malapit ka na sa ano to, malapit na matapos yung oras mo, bigla kang magsisisi na sana ginawa ko ganito, sana ginawa ko ganyan, paano kaya pag ginawa ko ganito? Ang hirap yun, diba? Yung malapit ka na mamatay, tapos mo yung isip mo lahat ng mga pinagagawa mo sa buhay, diba? Lahat ng mga decision na pinili mo, diba? So ang ano dito, ang pinupunto ko dito is kung saan ka masaya, yun yung piliin mo. Pero, huwag ka makakalimot sa kung ano man ang tama. Kasi yung sabi lang ito. Diba? Nasa sa'yo yan eh. Diba? Nasa sa'yo yan kung tatanggapin mo yung interpretasyon ng ibang tao sa kung ano mang sinasabi nilang tama. At nasa sa'yo rin kung hindi. At wala kang karapatan ng ibang tao na diktahan ka sa buhay mo. Diba? Kahit magulang mo pa yan, nasabihin sa'yo na ito dapat mong gawin, ito sila ang magulang, mga tropa ko. Huwag kayong magagalit sa mga magulang, ha? Ang mga magulang is guide ng mga anak. Guide tayo. Tayo mga magulang, guide tayo ng mga anak natin. So, dapat hindi natin sila didiktahan sa kung ano man ang piliin nilang landas. Diba? So, ang dapat isipin ng mga magulang is ituro kung saan man direction sila pupunta. Ituro mo lang, di ba? Kasi ang mga anak natin, tayo, marami tayong magigitang daan eh. Di ba? Pero, ang tinuturo ng mga magulang sa natin is yung tamang daan. Ngayon, decision na ng mga anak natin kung anong daan ang pipiliin niya. Di ba? Yung daan ba na sinasabi mong tama o yung daan na piliin niya doon siya pagiging masaya. Diba? Nandun yan. Diba? Kung ang gusto natin ay maging maunlad o maging successful ang anak natin, itong tuturo natin daan. Pero, hindi siya magiging masaya. Diba? So, parang pinipitad niya siya sa bagay na labag sa loob niya. Diba? Ano ba yun? Or, titingnan din ng anak natin na itong sa daan na to, dito ako magiging masaya, although mahirap, hindi ako yayaman ng sobra, pero magiging masaya ako. Yan. So, ang mga magulang, ang obligasyon natin is turuan kung ng tama. Diba? Isip sa mga sa tama ay turuan sa kung ano man ang dapat na gawin ng anak natin. Pero, wala tayong karapatan na idikta. Diba? Idikta sa kanila kung ano man yung daan na dapat nilang daan. Sila yan. Choice nila yan. Magkakaroon ng isip yan. Magkakaroon yan ng sariling decision. Diba? Mag-grow up yan. Magmamature. So tayo, dapat mga magulang hindi tumitigil sa pag-guide sa mga anak natin. Kahit na matanda na sila, nalapit sa atin yan. Magtatanong, magkagawin yan. So dapat hindi tayo napapagod. At kung magkamali man sila ng daan, diba? Or mag-fail sila, dapat hindi tayo titigil. Diba? So, hindi tayo titigil sa pag-accept sa kanila dahil yun ang obligasyon natin. Diba? Yun ang obligasyon ng mga magulang. So, para sa akin, hindi ka tanga kung ang pipiliin mo ay yung kaligayahan mo. But yun nga, as I have said, hindi ka pa rin titigil sa pagtulong sa iba. Diba? Sa paglingon sa kung saan ka man nanggaling. Diba? Kung maging successful ka o mag-fail ka, it's your choice, it's your decision. Diba? Relief ka. Wala kang ibang sisisihin kung yung sarili mo. Diba? Yun eh. Kesa naman pinili mo yung tama and then bandang huli, pag nag-fail ka pa rin, diba? Kasi sinasabi nilang tama, dito ka magiging ano. Nag-fail ka pa rin. Diba? Kasi sisisihin mo. Pagulang mo, ibang tao, ano nasasabihin sa kanila? Ba't ka nakinig? Diba? Yun yung pinakamasakit na tiltokan tayo dito mga kaibigan, ha? Mga tropa ko. Tiltokan tayo. Didiktahan itong pangit sa mga tao. Magdidikta. Diba? Magdidikta ng kung ano mang dapat piliin ng isang tao. Then kapag sinunod sila tapos nag-fail, hindi kanila yung i-comfort eh. Sasabihin pa sa'yo, bakit ka nakinig? Diba? O siguro may mali kang ginawa, diba? Parang nakakabwisit yung gano'n eh. Diba? So, bakit hindi na lang piliin mo yung
tingin mo na magiging masaya ka kaysa sa sinasabi nilang tama. Para bandang huli, kung ano man ang magiging result nun, eh wala kang ibang ano, di ba? Kung successful ka, maganda. Pwede mo silang tawanan. Kung mag-fail ka, wala kang iba sisisihin kundi sarili mo. Di ba? Kasi ikaw ang nag-decide. Ikaw ang pumili ng kung ano mang bagay ang gusto mong gawin sa buhay mo. Di ba? So, yun ang pinakamahal. Kaya hindi ka tanga kung pipiliin mo na ang kaligayahan mo kaysa sa sinasabi nilang tama. Diba? So, huwag ka masyado pa-exilid sa kanya, no? So, yun. Ikaw ang driver ng buhay mo. Kaya kung saan ka masaya, support kita. Diba? So, yun. And yun. Thanks for watching for today's video. And I hope na mayroong mga taong na-enlightened. So, kung ano, kasi ako personally, I don't believe fully or 100% sa kung ano man ang sinasabi ng karamihan na ibang taong na tama. Diba? I have my own standards, I have my own beliefs sa kung ano man ang sinasabi ng tama. But kasi ang mga tao, diba? Ang mga tao, mayroon silang pinaniniwalaan tama. But kapag dumating yung may darating na sitwasyon na bigay na lang ang example. Alam mo lahat ng tao na bawal tumawid. May signages. Diba? May signage. Diba? May mga signage. Bawal tumawid. Alam na lahat ng tao, yun ang tama. Diba? Ang alam nila ang tama, huwag kang tatawid dun. Pero narating yung panahon, di ba? Lalo na kapag tamad ka, ano ka na, sakit-sakit ka ng paa mo, di ba? Dun ka pa rin tatawid, di ba? Tapos, ano magiging dahil mo? Masakit na paa ko, pagod na ako, tsaka marami naman tumatawid. Di ba? Yun lang, simple. Di ba? Alam natin yung tama, pero kapag hindi convenient sa atin, tayo rin babasag yung sa sinasabi natin tama. Diba? So, yun. Kaya, meron akong mga sariling standards na kasi hindi ko nire-restrict yung sarili ko sa kung ano man ang sabihin tama ng ibang tao. Kasi, naniniwala ako at palagi ko naman nakikita na ang tao ay babasagin din niya yung sarili niyang paniniwala kapag hindi niya convenient sa kanya. No? So, yun lang talaga yung nakakainis. Eh, sa akin, bakit pa ako tutulad sa kanila? Diba? Bakit pa ako tutulad sa mga taong to? Kung ako, pag dumating yung panahon, babasagin ko rin naman. Diba? Para niloko lang yung sarili ko. So, yun. Yun lang yung thought ko. Real-talkan lang po tayo dito, mga tropa ko. So, sa mga ma-offend dyan, sa mga firm, sa kanilang mga naniniwalaan. Supportado ko kayo dyan. Kung ano man yung iniisip nyo na tama, at iniisip ng society na tama, mahala. No, but ako, meron ako sariling beliefs, meron ako sariling standards, at alam ko ang tama sa mali. No, yung totoong tama sa mali. So, hanggat kaya kong hindi basagin, hindi ko basagin, but syempre, dumarating nga yung time na talagang ipiliin mo yung mali isa tama. Diba? So, yun, comment lang kayo down below kung anong thoughts nyo dito, kung talagang tangka nga ba kung pipili mo ang kaligayahan mo kaysa sa tama sinasabi, diba? So, any comments, suggestions, recommendations, violent reactions, I am very happy to receive your comments, so comment ka kayo down below, and don't forget to like, share, subscribe, and click nyo rin yung bell button para updated kayo sa aking daily vlogs na ngayon ay meron na tayong portion ng Gratitude Local Token. So, sa mga susunod na panahon ay meron pa akong mga ibang portion na ilalabas para hindi lang tayo puro Red Token, meron din tayong mga ibang portion. No? So, yun, para sa pagpapasaya ng ating channel. Yan. So, yun, tuloy-tuloy lang tayo sa pagpapalaganap ng Daddy Cool Fever na ngayon ay sinat pa lang, but eventually, no, ito yung makakapagpasaya sa atin.
Bali, mga kwentuhan na simple lang, pero makaka-relate kayo. Mga walang kakwenta-kwentang rin. Ganun yun eh, di ba? Bastos. Di ba? Ganun yun eh. Yung mga walang kakwenta-kwentang kwentuhan, yun yung magpapahaba ng ano yun. Yun yung magpapahaba ng conversation yun. Di ba? So, but nakaka-relate kayo, so, yun, magiging masaya tayo lahat. So, yun. Thanks for watching ulit, and see you when I see you, and bye-bye!